Ayos! Welcome back sa Adams Pilipinas TV, kung saan nagre-review tayo ng mga instrumento tulad ng mga keyboard, guitar, ukulele, at electric guitar, at kung ano-ano pa. Ngayon ay may bago na naman tayong re-reviewin. Ito ay ang Davies 118. Shout out nga pala sa mga bumili. Yan yung mga picture natin. Sa mga bumili, sendan nyo lang ako ng picture nyo kasama ng binili nyo, yung naka-set up na, para ma-shout out ko kayo dito sa aking mga susunod na video. At saka yung gusto magpa-shout out, ipunin muna natin hanggang sa dumami kayo. So yan, umpisa na natin. Ito po yung Davies 118. Meron na siyang manual. Yan. Ito yung songbook stand. Pwede nyo ipatong yung songbook or cellphone, tablet na pwede nyong patalalan. Tapos meron na siyang power supply. Ayan, nakasaksak na para hindi ko na ilalabas sa box. Songbook. Meron na siyang songbook. Ayan, may kasama na siyang songbook. Makikita nyo. Ito naman ay mula sa Davies. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Davies 118 ay 61 keys. Ayan, full keys siya. Standard keys siya. Oh. Ayan. Ganda siya, di ba? Ayan, meron din siyang input ng power supply. The power supply, headphones or earphones, tapos sa amplifier, pwede kayong gumamit ng RC jack, tsaka ito dito yung mini mic. Ayan. Nakita nyo na lang, malapitan. Meron pa siyang lagay ng battery. Meron siyang 6 pieces size D na battery. Pwede nyo rin siyang magamit. Okay. Ayan. I-explain ko na sa inyo kung ano yung mga specs niya. Ayos. Bali ito ang Davies D118 mula sa Davies. Ito po ay 61 keys. At meron siyang LED display. Tapos meron siyang 100 timbres or yung tones at saka 100 rhythm. Ayan. Tsaka meron siyang 8 percussion keyboard drum. Ito yun. Pwede siyang maging drums. Tsaka meron siyang 8 pieces percussion. Tapos 12 demonstration song. Meron siyang 12 demo song. Mayroon din siyang vibrato, sustain, transpose, metronome. 1 key guide program. Single finger and finger chord, manual bass, tsaka zinc, fill-in intro, ending, record playback, and then speaker output, left and right, headphone jack. Yun, bali explain muna natin, ito yung power. Yan, pag on nyo yan, ay nasa 0-0 ka kagad. Yan, subukan natin yung piano niya kagad. Yan, bawasan natin hanggang 7. Ganda, napaka-smooth ng tunog niya, lalo na paglagay natin ng sustain. Sustain, lagyan natin. Oh, bali ganyan. Ito yung ulitin ko yung pag-setup. Pagka-on nyo, nasa 0-0 yan, piano, pindutin nyo yung sustain. Mas maganda, hinaan nyo lang. Kasi mas makukuha nyo yung timpla kapag mahina siya. Pag sakto lang yung lakas niya, kasi nasa room ka naman, kung masyado pa rin malakas, mag-headset ka na. Bali yan yung ano, yung unang tones niya or pag-setup kung gagamitin nyo na. Tapos meron din siyang ito, dito yung master volume, accompaniment volume, ito yung start stop, yan yung mga beat niya, ito yung tempo, pwede nyo bawasan, tapos stop nyo lang. Meron din siyang transpose, pampataas or pampababa, sample yan.
alone. Minor pala. Yun. Tapos, yan yung transpose. Yan yung ginagamit kung tataasan nyo or bababaan. Tapos, meron siyang tempo. Magagamit sa accompaniment. Ito yung drums. Oh, tapos meron siyang sustain, vibrato, record, play program. Meron din siyang single. Single, finger, manual bass, tsaka chord off. Okay, tapos ito yung mga rhythm niya. Ayan, pwede kayo mamili ng mga rhythm niya. 100 rhythm. Kagamitin nyo lang yung rhythm. And then plus. Ayan. Meron na siyang two-way speaker. Maganda yung tunog. Ito, dito natin susubukan yung mga tunog niya. Testingin natin yung mga 100 timbres niya. Subukan natin yung right hair weighting. Ito, lagay natin ng 49 strings. Ayan. Piano. Ganda, smooth. Ang smooth niya. Subukan naman natin yung ibang tunog. Subukan natin yung chord number 5. Yan. Okay. Oh, di ba? Ang ganda. Ayo, napakaganda. Piano pa lang, yung umpisa pa lang, oh. Set mo lang, sustain. Yan. Thank you.
ang clean niya, napaka-smooth, napaka-clean, masarap pag-aralan. Ito ay 61 keys, touch lang siya, hindi po siya touch response, kaya kung gagamit kayo nito ay dapat diinan nyo. Huwag nyong iaangat, yan ang technique dyan para hindi kayo mag-double-double. Dapat praktisado kayo bago nyo i-record. Yan ang Davies 118. Ayos, dyan po nagtatapos ang ating review demo ng Davies 118. Sana nag-enjoy kayo at natutunan at nakita nyo ng manual kasi marami nagre-reklamo. May nabili daw sila, maliit at pambata na masyado. Ito is pwede na siyang pang basic starting. Kasi sabi ko nga sa mga nakaraang video, sample sa gitara, ito yung pinaka-cheapest na gitara. Yung mag-starting ka pa lang naman, syempre, wag mong expect na kasing ganda to ng mga tag to 20,000 or 15,000 or 10,000 na keyboard. Ito is pang basic. Bale, sa mga gustong umorder, meron akong Shopee. Andyan yung link sa baba. At pwede nyo rin akong i-message sa aking FB page na Adams Music Philippines. Sa mga susunod na demo ko is andito na yung D619. Sunod na yan. Or bukas ng gabi, iti-tape ko. Tapos, ayan. Eto, maraming salamat sa inyong panonood, guys. Thank you sa inyong mga suporta. God bless you all.